Virgin, ito na yung mga pangkabuhayan showcase ni Manay Gina. Dalawang sakong bigas, isang kahon ng sardinas, and meron tayong isang na kahon. Ayan, punong-puno ng mga paninda, mga gatas, sabon, and mga chichiria. May mga ano pa dyan, mga tinapay sa loob. Asan yun? Ando sa pad na yun. Maraming salamat po sa inyong lahat mga OFW, lahat ng mga nag-donate. Ito, and meron pa tayong surprise sa kanya. Abangan niyo po. Maraming salamat. Diyan muna. Digdigin mo na ang mga tambak. Oh. Diyan muna. Yan. Oh, ayan. Oh, ayan. May wheelchair na. Yung mga bouncer natin. Oh, kailangan meron akong kasamang bouncer. Nagtatanggal ng ano. Yan ang mga bouncer ko. Mga gwapo. Oo. Oh. Oh, sakay na ha. Ano yan? Sports car. Oo. Oh, pwede ka nang maglako ng pinangat. Pwedeng-pwede mong gamitin yan pagtinda ng mga badruya. Oo. Oh, maglakbay ka dito sa mga tinampo. Mga kalsada. Sige lang. Oo. Ano mo to? Uso. Oh, ayan na. Lahat na. Oo. Congratulations, Manay. Oo. Sige, meron kami ano. Ayan lahat mga paninda mo. May ano dyan, may dilata, may dalawang sakong bigas. Umuulan na. So, pasok. Ano, di mo na may ipasok. Okay na yan. Hindi ko alam kakalain na ano. Si mama mo unahin mo. Huwag chichiria. Oh. Mas mahalaga sa'yo ang chichiria, no? Oh, nako, si Bagyong Bising ito na. Nagpapansin na sa aming programang Virgilin Curse. Hindi bale, sige, pasok doon mga kakabuhan. Ang lalakas ng mga ano dito, mga manay. Oh, pasang-basa na yung ano ko, yung camera. Ayan, no, wag sa langka. Doon sa loob. Oo. Inalis mo na sa ano, wheelchair para hindi maulanan. Ipapasok mo naman dito sa langka. Oh, sabit mo. Sige, itambak yan lahat. Sige. Go, bilis-bilisan nyo na. Ayan, mahangin na. Naano na si Bagyong ano? Bagyong Bising. Ang lalakas ng mga ano natin, ng mga manay. Oo. Salamat. Ha? Mano? Mag-ibat? Oo. Salamat, ano, Noy? Salamat, anong grocery nindo? Ano pangaran? Diluna po, Diluna. Oh, salamat sa Diluna Groceries. Oo. Oh, at your service. Maraming salamat po. Bakit sabi ko mag-plywood yung lalagyan, not plywood, yung sahig? Gusto na po sa ni ma'am para pagligo niya, umawas ng lahat tubig. Ah, diyan maliligo sa mama mo? Oo. Oo, very good. Oo, mas maganda diyan maligo para hindi na masyadong bot-botin, ha? Oo. Oo, tulungan mo din si mama mo magkalakad, ha? Opo. Oo, tulutin niyo. Nasaan yung trabador dito? Ha? Mahing ko sa... Ba't natatakot ka sa akin? Takot na takot siya sa akin! Guwapo kayo! Ha? Guwapo! Hindi ako guwapo, maganda ako! Ay, ako! Oo. O, ikaw yung gumawa nito. Oo, dami sa'yo. Magkano yung usapan natin? Sa labor, 2,000. Yung sa ano, sa kapitero, 3,000. Oo, 3,000. Di 5,000 pesos, ha? O, ito. 1, 2, 3, 4, 5. 5,000 pesos sa labor. Maraming salamat sa iyong kooperasyon dito. Maraming salamat sa iyo. Bilangin mo, baka 6,000 yan. Okay na? Thank you, sir. Oh, Ismael, thank you pa sa mga ano, sa OFW. At sa lahat ng tubong din sa mesa pangangin ko. Sa loob, di pwedeng isa loob yung ano, wheelchair? Managina, bago natin papasukin yung Bagyong Bising, ito, kamusta? Kamusta sabi ng mga OFW? Kasi yung nakita yung video mo na nagluluto ka, halos nakaupo ka, nakagabang, kumukuha ng gulay. Kamusta? Ito, at least yung mga naibigay nyo na kumbaga nakatulong sa aming pangangailangan. Dahil teka, may isang isa akong bigas pa ako nakita dyan kanina. Oo, hindi pa naman namin naubos. Ay, naku, matipid kayo. Oo. Kumbaga, nakita ko na yung asawa ko. Saan mo nakita?
sa ano, sa video, ay sa in-upload siya sa ano, sa Facebook siguro ng kanyang ano, ng pamangkin. Siguro nung nakita niya yung video namin, nahirap ako sa aking kalagayan. Hindi ko alam, siguro naawa rin siya kahit papaano dahil nahihirapan kami kung saan kami kukuha. Naghihinga akong tulong sa inyo. At least, kumbaga na, naawa kayo sa akin, ibigay nyo sa akin. Dahil, yun ang hinihingi ko na sana bigyan kami ng tulong sa aming pangangailangan. Ang masasabi ko lang, sobra-sobra ang pasasalamat ko sa inyo. Dahil, kahit papano, binigyan nyo kami sa buong, kumbaga, malambot niyong puso. Oo, galing sa malambot na puso, nanay. Hindi na 20 pesos. Papagamot ako sa 10,000 pesos po yan. Hindi ko to, hindi yun namin. Eh kumbaga hindi na to papatrabahuhan ng aking anak na sa madaling panahon na mahawakan ko ang ganitong pera na para ako makapagpagamot. Ang masabi ko sa inyo, mga OFW na tumulong sa akin, malaking pasasalamat ko dahil naawa talaga kayo sa nakita nyong kalagayan ko, sa hiningi kong tulong sa inyo. Lubos-lubos ako nagpapasalamat sa inyo dahil ang masasabi ko na lang, sana pangalagaan kayo ng buong may kapal kung nasaan man kayong sulok ng ating mundo. Sana pagbalain kayo na lagi kayong pangalagaan sa mabuting kalagayan. Katulad ko, katulad namin na hirap talaga sa buhay. Halos gumagapang ako sa lupa na nakikita nyo. O ngayon, mayroon ako ng nasasakyan na export car. Anong kulay? Anong kulay? Kulay itim. Akala ko red. Yung sapita. Oo. Ano, di bale, ito na. 10,000 pesos, manay. Oo. Papagamot sa akin. Ito yung panganay, halos siya yung nagbubuhay na sa kanyang nanay, nagtatrabaho. Ano yung ito? Noy, anong pangalan mo? Reggie. Napapanood ka ni tatay mo at si nanay mo. Umiyak si Reggie. Ito na yung time. Sige na, Reggie. Ang daming blessing na dumating sa inyo simula nung iniwang kayo ng tatay ninyo. Maraming salamat sa inyo lahat. Alam mo, kinikinto ka sa akin ng nanay mo, ikaw daw yung nagtatrabaho. Halos binubuhat mo sa gitna ng tubuhan. Ikaw lahat. Minsan niya, kinakain yun mga root crop lang, mga kamote. Sige, Reggie, anong gusto mong sabihin kay papa mo? Pa, huwag kang bumalik dito pa. Pa, huwag kang bumalik dito. Bakit ayaw mong pabalikin si papa mo? Huwag na po. Iniwan kami. Hindi mo lang nagpaalam eh. Ilan taong ka nun iniwan ka, tatay mo? 18 po. 18 years old. Bakit ganun na lang yung galit mo kay papa mo? Kahit di na po sa akin awa. Dalawa na lang. Kimama lang po sa kapatid ko eh. Kasi wala po siyang awa eh. Nag-alap po siya ng babae eh. Si baby girl, umiyak na. Anong gusto mong sabihin? Ne. Sige na, anong gusto mong sabihin kay papa mo? Gusto mong pangamoy si papa mo? Bakit ayaw mo? Ha? Nag-asawa. Bakit? Bakit ka umiyak? Si kuya mo lang naman yung tinatanong ko sa mama mo. Ano yung mga gusto mong sabihin kay papa mo? Hala, lahat galit, nagalit lahat po. Pati ikaw ayaw mo nang umuwi ng asawa, manay. Hindi, kumbaga, kung ayaw na ng mga anak ko, di ayaw ko na rin. Siyempre, yun ang kagustuhan ng anak ko. Hindi ko naman masasabi na gusto ko siyang umuwi. Eh, siya ang gumawa ng kasalanan sa amin, siya ang umiwan. Pero, sinasabi ko, mga kapatid niya, hindi kayo kasali. Huwag kayong mag-alala.
na ganito ako, nakita nyo kami, nagagumagapan kami, pero hindi ko kayo sinasama sa aking sakit ng loob sa inyong kapatid. Kapatid nyo lang ang gumawa sa amin ng hindi maganda. Pero kayo, hindi kayo kasali. Kung makita nyo kami, Manay Tinay, huwag kang mag-alala, Manay Tinay. Manay... Tapos tumawag siya. Siya yung tumawag. Oo. Nasa, humingi ano daw siya, ng tawad. Nasa ibang ano siya. Kung makita mo kami, huwag kang mag-alala. Hindi ka kasali. Hindi kayo kasali, mga kapatid niya. Ang kapatid nyo lang ang gumawa sa amin ng hindi maganda. Hindi kayo kasali. Wala akong sakit na loob sa inyo. Kung nag-aalangan kayo sa amin, welcome kayo dito. Hindi ako sa inyo nagtatampo. Kahit nakita nyo kami na ganitong kalagayan namin, wala kaming sakit na loob sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Kahit kayo, masakit talaga. Kahit papano, masakit ang ginawa ng kapatid nyo sa amin. Ito, oh, ito, huling hirit ha. Paano kung dumating at magmakaawa sa inyo? Reggie! O ikaw, baby girl! Ikaw, Manay! Kasi, gusto ko naman kasi sa programa ko, maging maayos yung pamilya nyo. Oo, maging maayos. Kumbaga, hindi ko naman siyempre masasabi na mabilis mawala yung ano, kasi may pinagsamahan kami. 20 years kaming nagsama. Sa kakasal kami. Ah, kasal kayo? Oo. Hindi lang kami basta, hindi niya ako kalipin, hindi niya ako kabit. Kasal kami. Kaya siyempre, hindi naman maalis ka agad na mawala sa isip ko siya. Ang mga anak niya, ganun talaga ang masasabi dahil galit sila sa kanya. Oo. Sa ginawa niya. Sa ganitong kalagayan, kung hindi ako ganito, okay na. Wala na ako. Hindi ko na siya iisipin. Hindi ko na siya pakikalaman. Okay na. Sana magsilbi itong mga ka-virgin na aral sa ating ano, sa mga tatay, sa mga nanay, sa lahat ng mga magulang na ang naapektuhan yung mga anak. Siguro sa nanay, okay lang. Mabilis, ano, parang kinalimutan na ni nanay. Pero yung mga anak, parang talagang ayaw nung, kumbaga sa mabadaling sabi, hindi na masikmura yung nagawa sa kanila ng tatay nila. Oo. Kumbaga, siyempre, masakit talaga dahil hindi pa, kumbaga sa sugat, hindi pa hilom ang sugat nila. Kaya ganun ang nasasabi nila sa kanilang ama. Pero may panahon siguro na pag halimbawa makita nila yung papa nila na talagang hirap na rin, siguro mapapatawad din nila. Ito tayo, Hipulio. Hipol? Hipulio, hihi. Manny Richard Hipulio, ito, yung mga anak mo po, galit siguro, lakasan mo lang loob mo, Manoy. Malay mo, pag nandito ka na, mapatawad ka din nila. Ito, meron na silang ano, kabuhayan. Halos 16,000 yung halaga ng grocery na nabili ko. And may 10,000 pesos kay Manay. Tindahan. Oo. Huwag ka nang mag-alala dito. Meron na kayong business. Para makumpleto yung pamilya nyo at sama-sama kayo. Kailangan lakasan mong loob mo dito. Pumunta ka dito sa Ocampo, Camarinesor. Ako na po nagsasabi. Nakikita ko sa anak nyo na nagagalit lang sila dahil iniwan nyo. Pero deep inside, parang kailangan kanila. Ni Manay Gina, hindi na nakakalakad. And yung anak mong lalaki nagtatrabaho. Oo. Punta ka dito, Manoy, Richard. Baka sakaling maayos pa ang pamilya niya. Salamat po, Manay. And hindi na ako tatagal. Eh, tingnan nyo, mga ka-virgin. O, ito. Mga ka-virgin, helas, ito. Tindahan ni Manay Gina. Ayan, meron pang mga laman yung box. May dalawang sako, halos tatlong sakong bigas. Oo. And, isang kahon ng sardinas. May Lucky Me, isang kahon na chicken and beef. Oo. Maraming salamat sa inyo. Sana nag-ayos. Ayan, tingnan yung mga paninda dyan. Marami yan. Oo. Lahat ng ano nyo. Lahat ng binigay ninyo. Kangiti na siya. Wala na yung galit sa papa niya. Sa lahat na tumulong sa amin, lubos-lubos kaming nagpapasalamat sa inyo dahil malaking-malaking tulong to sa aming mag-iina, ang makukuha namin dito. Kung kumbaga gusto ng anak ko kung anong
maibibili namin sa pang-ulam namin, makukuha na namin dito, masaya na kami sa tulong nyo. Malaking sa 10,000 na to, maipapagamot ko ang aking paa. Sana makalagad ako ang hiling ko pa, diba? Para matulungan ko. Pati yung nanay mo. Pati yung mama ko. Bibili ko rin siya ng gamot kasi may sakit din siya. Oo. Lubos-lubos kami nagpapasalamat sa inyong lahat. Sa... O kayo, nagpapasalamat kayo saan? Sa asawa nyo? Magagalit yung asawa nyo. Hinahanap niyo dapat nagsasain kayo ng ano doon. Tanghali na. Nagsain na ba kayo? Nagsain na po kami. Pati yung asawa mo? Ay, asawa ko. Ay! Ikaw, manay. Ay, ikaw. Ay, asawa. Ay, naku, ang dami niyo mga asawa. Siya lang ako ng asawa. Pag magkakaroon ka ng asawa, palaguin mo to dahil hanapan kita ng ano, ha? Hanapan ko si mama mo ng boyfriend, ha? American. Oo. Siya na lang po, yung anak ko na lang po ang mag-asawa. Asawa, gusto mo na magkaapok. Oo, gusto mo na magkaapok kasi binata na siya. Oo, sige. Maraming salamat sa inyo. Thank you.